Okay, mga bebe ko, full bar na kasi kanina na loobat. And ano oras na? 7:15. Bilisan na natin. From my bebe Nelfa Kim, Mommy Juliet, ito po ang question ko. Ano po ginagawa mo pag alam mong galit sa iyo si hubby and vice versa? More powers and more subscribers sa vlog mo. Love lots. Nelfa from Hanoi, Vietnam. Hello, Bebe Nelfa. Bebe Nelfa, thank you so much, Bebe ko, sa iyong support. I love you. Paggalit si Scott, wala pa yung point na dumating yung point na super galit siya, mga Bebe ko. Teka, pantay ko lang kayo. Pero minsan meron kaming arguments, pero hindi yung super galit siya. Pag meron siyang ganun na bagay, sabi na lang natin na pag nainis siya, kasi ininis ko siya, ang ginagawa ko, bebe ko, nagpapakumbaba ako kasi mahirap na pag dalawa kayo ay ma-pride, wala talagang mangyayari. So, to keep the relationship strong, ganyan, pairalin mo yung puso mo sa pagpapakumbaba. Huwag pataasin o kahit na siya pa yung mali or ikaw. Para sa akin kasi, mga bebe ko, mapagkumbaba sobra. Kahit nakasalanan ni Scott, para sa akin lang, ewan ko ba matagal na akong ganito eh. Ako talaga lagi nagpapakumbaba. Kahit na hindi kasalanan ng asawa ko or kasalanan ko, basta there's nothing like na never pa ako nagmataas kasi ewan ko, ganun talaga yata ako. Thank you so much, bebe ko. Love you. From Ace Eugene. Hi, Mommy. I just want to ask you po if may balak po ba kayo na mag-adopt na isa pang cat. Love you po. Bebe ko, probably meron pa, pero hindi sa ngayon, bebe ko. Pero minsan, muntik na talaga, kaya lang naunahan kami. Hindi adopt pa man din yun eh. Bibilhin sana. Kasi baby pa lang, it is really good talaga pag may cats ka, na baby pa lang sila para matrain mo. So, yes, meron pa, may balak kami, bebe ko, pero hindi pa sa ngayon. I love you too, bebe ko, Ace Eugen. And from Free Soul Margox, ilang babies po ang gusto nyo ni Daddy Scott? Dalawa, bebe ko. Thank you. And saan po kayo nag-graduate na school? Nag-graduate ako sa Isabela High National High School. And also, nag-aral ako sa Isabela State University. And nag-test na din ako. Thank you. I love you too. From Danny Cayu, papunta po ako Sydney bukas. Hope to see you around. See you, bebe ko. And Maria Leng, XX. Hi, Mama Juliet. Paano po ba kayo magkakilala ni hubby niyo po? Love you po, Mama Juliet. I love you too. Nagkakilala kami ng asawa ko nung binisit ko yung dalawa kong ate sa Hong Kong. Kasi nag-work sila sa Hong Kong dati. At saka yung hipag. Hipag ko nandun din. Yun, nakilala ko yung asawa ko. Thank you. From Irian Tonggol. Hi, Sis Juliet. Ang tanong ko lang po kung may plan kayo magka-baby at ilan po ang balak nyo. Yes, baby ko, may plano kami magka-baby, of course. Isa yan sa pinaka-importante sa isang pamilya na magkaroon ng isang masayang pamilya. Plano namin yan, pero hindi pa sa ngayon kasi dami namin traveling. Pero it will definitely darating tayo dyan sa tamang panahon. Thank you. At ilan pong balak nyo? Balak namin to have 2 babies. Mina Maika 21. Ano pang next travel goal nyo? Pa-shoutout na rin po. Hello, bebe Mina Maika 21. Next travel namin, which is meron na kaming ticket, it's gonna be China in Beijing. And then after that, it's gonna be New Zealand with God's will, mga bebe ko. Shout out. Thank you. From Linette_10_07. Hi, bebe love, Juliet. Kailan kayo babalik ng South Korea? Saan mo mas prefer, sa Korea or sa Australia? Kung yung dalawa lang ang papipili mo. I enjoyed your vlog. All the best. God bless. Bebe ko, pipiliin ko syempre Australia kasi taga dito si Scott. And it's also easy for me kasi hindi ko na kailangan pang mag-Korean o mag-aral ng Korean language kasi mahirap yun. So, it's gonna be Australia ang pipiliin ko.
Love you. From Namjing Iho Bijim Take Cookie. Hello po, Mami Juliet. Hindi nyo po ba puputulan ang buhok nyo? Pinuputulan ko naman yung buhok ko, mga bebe ko, pero always trim ang ginagawa ko. Pero wala akong balak na ipaputol siya hanggang dito. From Javel Ayelia. Hello, Mama Juliet. Ang question ko po, ilang years na po kayo ni Daddy's Cut? Yun lang po. It's gonna be 9 years na, bebe ko, next year, February. Nine? Together, yeah. Magna 9 years na kami next year, pero magpo 4 years wedding anniversary na kami next year. I love you too. And from Hilary Julian underscore XX underscore Yayi. Hi, Mommy. How to start a channel kung palagi kang napapangunahan ng takot at kaba mo po. Advice naman po. Bebe ko, pag napapangunahan ka ng kaba mo at takot, normal lang yan kasi first time mo mag-vlog, first time mo tumingin sa camera, pero before mo gawin yung mga ganyang bagay na pagba-vlog, kailangan siguraduhin mo sa sarili mo muna kung yun ba talaga ang gusto ng puso mo. Kasi pag yun ang gusto ng puso mo, baliwala yung takot at kaba. Baliwala yan. Magagawa at magagawa mo siya. Basta push mo lang pag yun ang gusto ng puso mo talaga. Okay? From John Tin Creon. Mag-stay po ba kayo sa Australia for work? And ano po magiging work mo dyan, Mami Juliet? Mag-stay kami sa Australia for good na, bebe ko. Kasi my husband, it's gonna be work here na in Australia. And I will also gonna work din for casual and part-time. Probably in childcare, in aged care, or kung anong mga pwedeng applyan. And from jam.dyt. Sino pong naging inspirasyon mo, ma'am, sa paggawa ng video sa YouTube? Love you po. Honestly, mga bebe ko, inspirasyon ko talaga yung mga nanay. Kagaya ni Aisha, nanay siya, nasa bahay lang siya, nag-YouTube siya, nagagawa niya, may anak siya. So, na-inspire ako na nagagawa niya yon. So, gawin ko din kasi nagawa nga niya eh. Siyempre, magawa mo din. So, yun, nag-inspire sa akin yon. At saka yung mga pinagdaanan din sa buhay, ganyan. And nakaka-inspire din na meron kang very supportive husband. Lahat ng gusto mo, lahat ng ano, nandyan siya, supportado. So, yun, nag-inspire din sa akin na I'm gonna do this vlog din kasi gusto rin ng puso ko. Yun. And thank you so much. I love you too. Jam.dyt. From simply underscore hitomi. Hello, ate. May I ask, how do you meet your hubby? Are you going to Sydney for good? Salamat po. I meet my husband through my sister when I visit them in Hong Kong, mga bebe ko. So, na-meet ko si Scott. And yes, we're gonna be here in Australia for good na. Thank you. And for only Maren. Hi, Mommy and Daddy. Nagkakaroon din ba kayo ng argument ni Daddy Scott? At what instance? I guess he's very understanding and you are so kind. I am just wondering though. Yes, baby ko. Sa isang relasyon sa isang relasyon kasi ng mag-asawa, eh wala talagang perfecto. Ang arguments ay parte na yan ng mag-asawa. Kahit mag-syota, mag-asawa, walang perfect talaga. Nobody's perfect in this world. Kaya lahat may arguments. Parte na yan sa buhay natin. So, ang ginagawa namin is kapag may arguments kami, just little things para sa kusina or matigas ang ulo ko, hindi ako nakikinig dahil dot-dot ako ng dot-dot. Tapos, nagagalit siya kasi hindi ko daw siya pinapakinggan. Pero, yung mga ganun bagay, pairalin mo yung pagka-down to earth mo, maging humble ka palagi para madaling maayos yung arguments. Kasi kung pareho kayong ma-pride, magtitigasan kayo ng ulo na lang. Magtitigasan kayo ng puso. Eh, walang yaka pala. Eh, di dyan ka na. Eh, walang yaka rin. Di, wala nang mangyayari sa inyo. So, ayun. Parang, mga maliit na bagay. Madali lang yan ayusin. At saka, hindi pa kasi kami nag-away ni Scott na yung sobrang maghihiwalay na. Walang ganong nangyayari. So, ayun. And, he's very understanding din. And, I am as well. So, pareho kami kasi na mapagkumbaba din. Si Scott, minsan, umairal yung pagka-Australian niya. Alam niyo yun, mga Australiano at mga yan. Minsan, sobrang ma-pride mga yan. Very stubborn, mga ganyan. Pero, natuto naman si Scott sa akin na magpakumbaba din. Ayan. From Jessiel D. Hello, Mama Juliet. Mahal po kita. Mahal na mahal din kita, baby ko. Thank you so much. Tanong ko po, kung hindi po kayo YouTuber ngayon, Mama Juliet, ano po trabaho ninyo ngayon pa? Shout out po, Mama Juliet. Oh, okay. Pag hindi ako YouTuber ngayon, siguro ang trabaho ko ngayon ay tagahugas ng puwet. Tagahugas ng puwet ni Casey. Sabi ka na.
kung may pusa ako, taga-alaga ng pusa, walang ya, sabay ko ng charot. Hindi ko alam, baby ko, kasi hindi ko natin mapipredict kasi yung ano eh, yung buhay natin. Hindi ko kasi pwede sabihin na, ah, siguro nurse ako ngayon, yun pala hindi pala ako nurse. Siguro midwifery ako ngayon, yun pala hindi. Hindi ko kasi masabi eh, kung ano yung magiging trabaho ko. Yeah, hindi ko masabi mga bebe ko. Pero sa puso-puso ko, siguro kung hindi kami nagkatuloy ni Scott, baka nasa Canada ako. Pero mali mo, wala rin. Parang hindi natin ma-predict talaga kung ano yung magiging ano, trabaho mo kung hindi ka ganito. Hindi kasi eh, hindi ko masasabi yun. Sorry bebe ko, pero thank you. Love you from It's Me, Maine. Hi, Mommy Juliet. Ito po question ko. How many countries have you visited? Which one is the best? I love you, Mommy. God bless po sa inyo ni Daddy Scott. Baby ko, sa lahat ng countries na na-visit ko and which one is the best, para sa akin, hindi ako magiging bias, ha? Pero I've been Tokyo, I've been to Bangkok, I've been Vietnam, I've been Thailand. Yeah, which is Bangkok, yun, no? I've been to... Yeah, Vietnam, Hong Kong, Macau, China, Singapore, Malaysia, Korea, and for me, yung puso ko, Australia talaga, mga baby ko, yung the best sa lahat ng mga napunta ko. Pero thank you so much. I also love the rest naman. I love the rest, pero yung favorite ko talaga, which is parang best, para sa akin is gonna be Australia. And I love you. God bless po sa inyo. And of course, bebe ko ito. Siyempre, kung siguro, yeah, Australia kasi, be honest na lang talaga. Siyempre, sabihin na natin Australia kasi Australia is a beautiful country. And maganda rin yung environment dito. May mga beach, masarap yung simoy ng hangin, ganyan. And I would love to say Philippines kasi I came from the Philippines. It's gonna be like the best. Pero pagdating sa pagkain, best ang Philippines, bebe ko. Best ang Pilipinas. Okay? Pagdating sa pagkain, ha! Walang makakatalo sa Philippine food! From Joanne Ferreri, ano secret si Juliet para mapanatili ang strong relationship niyo ni hubby? Secret namin ang asawa ko, pag ano mga bebe ko, siguro yung pangangalaga sa kanya, pangangalaga sa isa't isa. And hindi kami mahigpit, which is libit lang naman yun. Hindi ako masyadong nagsiselos kasi alam ko parte ng buhay natin yung magsiselos ka, pero hindi ko siya hinihigpitan. Understanding, loyal, faithful, pangangalaga mo, masarap magluto, ayan. Lahat ng mga ganung bagay talaga mga bebe ko, at understanding, at don't be obsessed. Huwag kayong masyadong ano, demanding, o huwag ka masyadong sinasabi mo kung yung gusto mo at gawin niya. Hindi kami ganun ng asawa ko. So, we keep our relationship like very loyal sa isa't isa, understanding, alagaan yung isa't isa, ipagluto mo siya, pinagluluto ka niya. Pinagluluto kasi ako ni Scott eh, pinagluluto ko din siya. So, we did all that and that's part of our life and our marriage has become more stronger. Ayan, thank you so much bebe ko, Joanne Ferreri. So I think that's it mga bebe ko, and we're gonna do another part 2 kasi this is gonna be a part 1. And I hope you enjoyed mga bebe ko yung Q&A natin kasi marami pa to. Meron pa dito eh, marami-rami pa siya, and I cannot include this on this Q&A segment natin. It's gonna be part 2 na. I hope you enjoyed mga bebe ko. Please like if you enjoyed, please subscribe if you haven't already, and I hope to see you in our next Q&A segment. I love you mga bebe ko. Good night.